At yun na nga guys, legit at meron na siyang multi-server. At mapapansin nyo yung character list niya, meron siyang dalawang normal at isang advanced. Kaya sa mga gustong gumawa din ng multi-server dyan, sundan nyo lang yung tutorial natin. Hey guys, what's up? Upstream TV here. Bago ka pa lang sa channel na to, gumagawa ako ng tips and tricks about Mobile Legends. So if you are interested about this topic, I think kailangan mag-subscribe sa channel natin. Popple and Koopa are the best partners in the world! In this tutorial mga kapaps, pag-uusapan natin paano gumawa ng multi-server or smurf account. So ito yung suggestion topic ng mga solid natin na supporters, mapa-direct message man yan or sa comment box natin. Binabasa ko lahat ng mga yan guys. So if may mga contest suggestion din kayo, comment nyo lang sa comment box natin. So in this tutorial nga guys, is gagawa tayo ng multi-server or smurf account. Ito yung pwede kang mag-switch ng server nang hindi mo na kailangan mag-login pa sa ibang platform like Facebook, TikTok, Moonton or kung saan man connected yung mga ML account mo. Diba ang hassle na hindi mo pang mag-login at mag-logout para lang magamit yung ibang account mo? So sa trick na to, pagsasamahin natin yung gagawin mo na smurf account at yung existing account mo. Gaya na itong nakikita mo sa screen natin ngayon. So without further ado, tara't simulan na natin ang tutorial. So yun guys, before anything else, ipapakita ko muna sa inyo yung account na lalagyan natin ng multi-server. By the way, shoutout pala kay Ma'am Denise kasi pumayag siyang gamitin natin yung account niya for this tutorial. Okay, may advanced server na pala tong account niya. Kaya kung mapapansin nyo dito sa mga option niya is meron siyang account center, switch server, at switch account. So open natin yung switch server niya para makita yung mga character list niya. So guys, ipapapasin nyo dito sa mga character list niya, meron siyang isang normal at isang advanced. So gagawin natin guys is dadagdagan pa natin ng isa yung isang normal server niya. Bali, ito yung magiging smurf account niya guys. Sa mga nagtatanong pala paano gumawa ng advanced server, may tutorial tayo dyan guys. Ilalagay ko na lang siguro sa description or sa pinned comment yung link if paano. So need pala natin guys ng account na may multi-server sa tutorial na to. Sa mga hindi pala nakakalam kung ano yung multi-server, ito yung character list guys na may server na ikit pa sa isa. Kung may server siya na dalawa o ikit pa, yun yung multi-server guys. So if may kakilala ka na may multi-server, iram ka muna sa kanya paps, mapanormal server man yan or advanced. Almost the same lang yung mga process dito kung paano gumawa ng advanced server. Alos similar lang sila guys. So tara, switch na tayo sa account na gagamitin natin para lagyan ng multi-server yung account na to. So yun guys, ito yung account na gagamitin natin para lagyan ng multi-server yung account ni Ma'am Denise. Ipapapansin mo yung character list ng account na to is meron siyang tatlong normal at dalawang advanced. So yung gagamitin natin dito para magkaroon ng multi-server yung account ni Ma'am Denise is yung server na may normal. If yung gagamitin mo na account paps is meron lang siyang isang normal at isang advanced, make sure mo lang na nakalagin ka sa kanyang advanced server para pag ginawa na natin yung mga steps is makapag-switch ka sa normal server. Papakita ko sa inyo mamaya guys. So if nakalagin ka na rin sa account na may multi-server, ganito lang yung mga steps na gagawin natin paps. So first, punta lang tayo sa account settings, tapos click switch account. Then, select mo lang kung saan platform nakabinding yung Mobile Legends account na lalagyan mo ng multi-server. Sa case ni Ma'am Denise, connected yun sa Moonton account. So, sign in muna ako sa Moonton account niya. So, if may sign in verification din yung account na ilalagin mo, kunin mo lang yung code sa Gmail kung saan connected yung Mobile Legends account na ilalagin mo. So, click next lang natin yan. Then, may lalabas na note. If napanood mo yung video ko kung paano gumawa ng advanced server, ito rin yung pinaka-crucial na part sa tutorial na to. Sa part kasi na to, natitrigger yung tricks para makagawa ng multi-server. So, ang gagawin lang natin dito is, pagka-click natin ng OK, click lang natin agad ng mabilis yung switch server.
para mapunta tayo sa character list at hindi mapunta sa Switch account. So dito na natin sisilek yung server na may normal server para makagawa ng smurf account or multi-server. Tapos click lang natin yung Switch server. Then may lalabas na system notice, click lang natin yung OK. Then yung next steps natin dito guys is create character na. So, Dennis T na lang daw ang ilagay natin dyan. Tapos, skip na lang natin yan. At yun na nga guys, at meron na siyang multi-server. So, punta lang tayo sa Switch server niya para ipakita sa inyo na gumana nga yung tricks natin. At yun na nga guys, legit at meron na siyang multi-server. At mapapansin nyo yung character list niya, meron siyang dalawang normal at isang advanced. Kaya sa mga gustong gumawa din ng multi-server dyan, sundan nyo lang yung tutorial natin. So yun guys, hanggang dito na lang yung tutorial natin. I hope natulungan ko kayo sa video na to. So if di ka pa nakapag-subscribe, subscribe ka na sa channel natin. So yun guys, thanks for watching. See you on my next video. And peace out.